So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So ang topic po natin today is yung mga bawal po sa hand carry at check-in baggage. So saan po ba natin pwede ilagay ang ating mga items para po maiwasan natin yung abriya sa ating mga biyahe. So sa mga kabayan natin dyan na dati na sinasabi nila na bakit naman ako umuwi ay hindi naman yan bawal. So mabuti po na sundin na lang po natin yung mga airlines rules, baka po magsisipo tayo. Baka sabihin nyo ay kung sinunod ko sana si Pidnyet TV, sana hindi po nawala ang aking mga items. Dahil kapag hindi nyo po alam kung saan nyo po ilalagay yung items, ay pwede pong maiwan yan sa airport or makumpiska po ng immigration, mga kabayan. So mabuti na po yung may alam tayo para po handa po tayo. At isa pa po ay dapat ay alam nyo po ang inyong baggage allowance. Dahil mahirap na po pag nandun na po kayo sa check-in, pag nag-extra po yung inyong hand carry, so pwede naman po yan ilagay sa check-in baggage. So ililipat nyo po doon sa check-in baggage pag nag-extra yung inyong hand carry. Pero po makakaabala po tayo pag ganyan yung sitwasyon, mga kabayan. So gusto nyo po ba yung mga yan na nag-check-in ka na tapos dahil nagsobra ang inyong bagahe, nag-exist, ay ililipat mo pa sa check-in baggage. So pangit po, di ba? Saka may mga kabayan po natin na nakapila. So kung gusto nyo naman po ay bayaran nyo na lang po yung excess baggage, pero napakabahal po ng 1 kilo. Kaya mabuti pong bago kayo po mag-flight ay kiluhin nyo na po muna po ang bagahe nyo, ang hand carry nyo at check-in baggage para hindi po kayo magka-abriya sa inyong bagahe at hindi po magka-problema, mga kabayan. So unang po mga kabayan na ating unang items ay microwave. So marami pong mga kabayan na nagko-comment kung pwede pa po ba dalhin yang microwave. So base po sa mga airlines rules, microwaves are allowed in carry-on bags and check bags on plane. However, they must remove from their packaging and place in a separate bin for X-ray screening. So pwede po ang microwave pwede po sa hand carry man or sa check-in baggage. So allowed po siya. So may mga mahigpit lang po na na security na pag hindi po yan na X-ray screening, so pabubuksan lang po naman yan tapos titingnan lang po. So pwede po yan ilagay sa cabin or sa check-in baggage po, mga kabayan. So pwede po ang microwave ayon po sa airline rules. So mga kabayan, so number 2 po na items ay ang blender. So marami pong mga kabayan po na nagtatanong kung pwede po ba dalhin ang blender. So blenders are allowed in carry-on bags if the blade has been removed. Any sharp object in check bags should be sheeted or securely wrapped to prevent injury the baggage handler and inspector. Kung nakalagay yung blade sa check-in baggage nyo, po ilalagay. Okay po, so kailangan nyo lang po tanggalin yung blade or balutin po ng maayos yung blade para hindi po masugatan yung mga handler po ng mga bags at mga inspector. So pwede po dalhin natin yung blender. Okay po, so pwede po sa carry-on bags. Kung ilalagay nyo rin po sa check-in baggage, so kailangan po ay tanggalin nyo o balutin nyo po na maayos yung blade para hindi po masugatan yung mga tagabuhat po ng mga bag. Okay po mga bayan? So number 3 po na items po natin ay ang drone. So marami pong kukomment po natin ito sa aking isang video tungkol sa mga bawal po sa aeroplano ay kung pwede po badalhin yung drone. So yes, you can take a drone on a plane as either piece of carry-on luggage or as a piece of checked luggage depending on its size. But no matter what, you must take out the drone's batteries and put those in your carry-on bag. So okay mga kabayan, so pwede nyo silang i-hand carry or i-check-in baggage. So tatanggalin nyo lang po yung battery
at ilalagay nyo po sa hand carry. At yung drone, pwede nyo po ilagay sa check-in baggage sa mga kabayan. So, yung piraso ng drone, ilagay nyo sa check-in baggage, tapos yung battery ay ilagay nyo po sa hand carry. Kasi po yung battery ay bawal po yan, lalo na po yung mga lithium batteries. Kasi yan ang laging pinagsisimula ng sunog. Dahil ano talaga po yan, bawal yung battery. Kaya sa hand carry nyo po ilalagay yan. Okay po mga bayan. So number 4 ay electric pan. So pwede po dalhin ang electric pan. Yes, you can bring electric pan on a plane as long as fit in the overhead compartment or under seat of the airplane. So pwede po yan i-hand carry. Basta po kasya po sa cabin, doon po sa taas or sa ilalim po ng under seat. Kung kasya po yan, so pwede nyo po dalhin. So number 5 po ay ang Bluetooth speaker. Both carry-on and checked luggage are permitted to contain Bluetooth speakers. However, I suggest always packing your speaker in your carry-on. So ang mga Bluetooth speaker po mga kabayan ay allowed po. So both hand carry man or check-in baggage ay pwede po. Pero ang suggest po ng mga airlines ay mas mabuti po yung kung maliit naman po ay ilagay nyo na lang po sa hand carry. I suggest always packing your speaker in your carry-on. Pero pwede po ilagay yan sa hand carry or check-in baggage. Okay po mga kabayan. So number 6 po mga kabayan ay ang oven toaster. So a toaster is allowed in carry-on or checked baggage. So pwede po ito sa hand carry man or check-in baggage. Yes, if they will fit in the approved size cabin luggage. So kung magkakasya po siya sa cabin, so pwede naman po siya. Hindi po masyado mahigpit yan kasi di kuryente naman po yan. So wala pong ano yan. Hindi po yan masyadong dangerous yung oven. Kaya pwede po yan sa hand carry or check-in baggage sa mga kabayan. Okay po mga kabayan. So number 7 po na tayo. So sewing machine. So pwede po ba tayo magdala ng pantahi na machine? So carry on is safer than bringing your sewing machine as checked baggage. This way, you can personally baby your machine. Make sure it's never toss, roll, or drop if your machine is too large or heavy to carry. I would only consider checking in your if you have the original manufacturer box and packaging. So, kailangan ay mayroon po siyang karton. Mga kabayan, so, pwede siya sa check-in baggage or carry-on. So, kung sa carry-on nyo kasi dadalhin, so mas safer siya kaysa na ilalagay po sa check-in baggage para hindi po siya masira. Pwede siya sa check-in baggage or carry-on. Pero mas safe kung dadalhin, kung ilalagay nyo po sa hand carry para hindi po masira ang inyong pantahi. So, number 8 mga kabayan ay desktop computer. Yung mga gadget po. Mga laptop or desktop computer. Yes, you can bring desktop computer and carry on bags. In fact, it's much safer than bringing it your check luggage. That way, you don't have to worry about it getting thrown accidentally or getting damaged during the flight. So, pwede rin po yan ilagay sa check-in baggage or hand carry. Pero mas safety po siya kung ilalagay nyo po sa hand carry. Kasi pag nilagay nyo po yan sa check-in baggage, kung pag hagis-hagis yung bag, ay pwede po masira ang ating mga computers. Kaya mas safe po siya sa hand carry po, sa carry-on. So, dito na po tayo sa number 8 mga kabayan. So, welding rod. So, pwede pa po tayo magdala ng welding rod? Yes, tools greater than 7 inches length can only be carried checked luggage. Also, power tools such as drill should also be check-in baggage. So, pwede po natin itong ilagay sa check-in baggage. So, pwede nyo po yan ilagay sa hand
hand carry kung hindi po yan hahaba sa 7 inches. Pag naglampas na po ay ilalagay nyo po yan sa check-in baggage, mga kabayan. Okay po. Number 10 po na items ay ang printer. Pwede po ba po tayo magdala ng printer? Yes, you can bring printer and check-in baggage. However, some airlines would create a fuse about printer cartridge and ink declared as DG, dangerous goods. As it's full, put on hand carry the ink in separated plastic with seal. So, pwede ang printer sa check-in baggage sa mga kabayan. Yun nga lang po ay tatanggalin nyo po yung cartridge. Kasi kailangan po ay i-separate yan. Pwede po ilagay yan sa hand carry tapos ibabalutin po para hindi po magkalat yung kanyang ink. So, pwede po yan sa check-in baggage yung printer, mga kabayan. Pwede po ba magdala po tayo ng solar panel? Yes, mga kabayan. Solar panel are not considered dangerous items and can pack and carry on or check luggage. However, it is important to pack them securely to prevent damage. So, pwede po siya dalhin sa hand carry man po or sa check-in baggage. So, basta balutin nyo lang po na maayos para secure siya na ma-prevent damage po, para hindi po siya mabasag. Kasi ano rin po yung solar panel eh. Parang ano rin po ito. Sensitive ito masyado, mga kabayan. Mas maganda siguro kung ilalagay mo lang ito sa hand carry para maiwas po na hindi masira. So, solar panel ay pwede po, mga kabayan. Number 15 po na items, mga kabayan, ay ang tattoo machine. Pwede ba tayo magdala ng tattoo machine? Pwede, mga kabayan. So, most tattoo machine and needles are good to go both carry-on and check bags. Inks are also allowed on carry-on bags, but the ink container must be 3.4 OZ. 100 ml or less and must be placed in single quart size bag with other liquids. So may limit po siya. So dapat kailangan ay 3.4 oz lang. So pwede po siya sa check-in baggage or hand carry, mga kabayan. So number 16 po na items, mga kabayan, ay ang wheelchair. Airlines are required to transport only manual wheelchair in the cabin of the aircraft. Most battery power wheelchair are too large and too heavy to be safety stowed in the sitting portion of the aircraft. Large and heavy powered wheelchair are typically stowed in cargo portion of the aircraft. So pwede po ito ang wheelchair, mga kabayan, kung ito po ay yung ano lang po, yung tupi-tupi. Pero yung mga may battery po na may controller, hindi po siya manual, ay ilalagay po ito doon sa compartment ng aeroplano. So makukuha mo lang po yan pag i-check-in mo po yan, check-in baggage. So makukuha nyo lang po yan pag mababa na po kayo ng aeroplano. So kung ditupi-tupi po yung wheelchair nyo, so pwede nyo po yan ilagay sa cabin, kasi kasya naman yan doon eh. Kasi karamihan po sa mga may edad na, so kailangan nyo po yan pag sakay sa kapagbaba ay kailangan po ng wheelchair, kung manual po. Pero kung hindi po manual yung wheelchair nyo, ay mayroon naman po dyan na nag-susupport. So lilipat na lang po kayo dyan. So kailangan ay yung wheelchair nyo kung mabigat ay ilalagay nyo lang po sa check-in baggage. Hindi po yan ipapasok doon sa aeroplano doon sa main. Pero kung manual po yung wheelchair nyo, so pwede nyo itiklop tapos ilalagay nyo po sa cabin. Pwede po yun. So number 17 po na items, mga kabayan, marami pong nagtatanong nito, ay yung alak. Yung alak po, mga kabayan, so pwede ba po tayo magdala ng alak? Pwede. Alcohol beverage with more than 24% but not more than 70%
are limited in check bags to 5 liters or 1.3 gallons per passenger. Must be in an open retail packaging alcoholic beverage with 24% alcohol or less, or not are not subject to limitation in check bags. So, pwede po tayo magdala ng alak, mga kabayan, ay so 5 piraso lang. Kung per liter po, kung 1 litro po ang alak, so may limit po na magdala ng alak, ay pwede po kayo magdala ng 5 bote. Kasi 5 liters naman po yung ano niya, maximum. So pwede po kayo magdala. So ang limit niya naman po ay 1.3 gallon. So 5 liters. Kung may 5 po kayong alak, so pwede po 'yan. Pasok po 'yan sa mga, kasi 5 liters naman po yung allowed na dalhin sa alak. So reminders lang mga kabayan. So hindi po ito applicable para sa lahat ng ano, mga bansa mga kabayan. So especially po sa mga part ng Middle East. So di po kayo pwede magdala o mag-uwi ng alak, lalo po part kayo po ng Middle East. Delikado po 'yan, baka pwede po kayo ma-hold dahil sa alak na 'yan. So pwede po siguro sa ibang bansa, pero yung part ng Middle East ay hindi po applicable yung magdala kayo ng mga alak. Kahit 1 piraso 'yan ay bawal po 'yan. Pwede po kayo makulong 'yan. Bawal po 'yan sa part ng Middle East. Reminder. So number 17 po na items ay ang chocolate mga kabayan. So marami pong nagtatanong nito doon kung pwede magdala ng chocolate. So pwede naman po magdala ng chocolate mga kabayan. Yes, pwede, but chocolate must be individually wrapped and the total weight should not exceed 7 kilo. So may limit po yung chocolate mga kabayan. So hindi po dapat siya lalampas sa 7 kilogram na chocolate. Kasi pag naglampas po yan sa 7 kilo, pwede po yan makumpiska. So, ang limit lang po ng chocolate na dadalhin ay 7 kilos lang po ang pwede mga kabayan. And please also be aware that if the chocolate contain liquid or cream, it must be in containers of no more than 100 ml mga kabayan. And place in a resealable transparent plastic bag para po makita yan sa screening. Kaya mga kabayan, kung may dala po kayong chocolate na liquid, so dapat po ay hindi siya lalampas po sa 100 ml. So number 18 po na items po ay, ang ulitin po naman natin to, ito po ay ang power bank. Why power bank is not allowed in flight? Lithium battery are known to produce dangerous heat level, cause ignition, short circuit very easily, and cause extinguishable fire. This is why spare lithium batteries like power bank are not allowed in checked baggage to reduce the risk of lithium battery fires on flight. Yung power bank pala kabayan, pinaulit-ulit ko to kasi may mga kabayan po natin na nagko-comment, so bakit ako naglagay naman ako sa checked baggage, hindi naman nakita. So siguro nakalusot ka kabayan, so kailangan ay sundin lang po natin yung rules mga kabayan para safety po tayo. So kailangan ang mga power bank po ay ilalagay po natin hand carry mga kabayan, hand carry. Sa carry on po ilalagay ang power bank. Ilang ulit ko na po itong lagay doon sa isang video ko na ang power bank ay hindi ito pwede sa check-in baggage. Pwede lang po ito ilagay sa hand carry kasi dangerous po yung items na ito mga kabayan. So number 19 po na items natin mga kabayan ay ang gitara. Mga kabayan, gitara. Pwede po tayo magdala ng gitara mga kabayan. Bring your guitar as standard carry-on luggage. If it's fit in a overhead bin, modernization and reform Act 2003 permit passenger to carry a guitar or another instrument in a plane cabin instead of a carry-on bags, as long as it will fit a normal luggage storage bin. So, pwede po natin ito dalhin. Kung kasya naman po ito sa cabin, ay pwede po natin itong ilagay sa cabin. Kung lumampas na po sa sobrang haba na, ay kailangan po natin itong ilagay sa check-in baggage mga kabayan. So, number 20 po na items mga kabayan ay ang PlayStation. So, pwede ba po tayo magdala ng iba't ibang mga PlayStation? Pwede po mga kabayan.
pwede po tayo magdala ng PlayStation. Are all types of gaming consoles allowed? PS4, PS5, Xbox, etc. Generally, all types of gaming console are allowed on plane, including all PlayStation, Xbox, and Nintendo models allowed both. Small and large gaming console and hand carry or check baggage without any restriction. So, narinig nyo kabayan. So, hindi siya restriction. Kaya pwede po siya sa hand carry or check-in baggage ang mga PlayStation po, mga kabayan. Pwede nyo sila dalhin without any restriction, mga kabayan. So, hanggang dito na muna ang mga video natin, mga kabayan. So, hanggang sa susunod po na update. So, remind lang po, mga kabayan, ay lahat po ng airlines ay halos parehas yung rules. Pero po, may kanya-kanya po silang mga regulasyon at mga limitasyon. So, kailangan po ay pag bumili po kayo ng ticket or binilhan po kayo ng mga amo niya ng ticket, ay siguraduhin nyo po na tanungin yung ticket agency kung hindi po bawal ang itong items.